ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang ingredients para sa egg omelet. Meron tayong 1 can mushroom and 1 makupang sili. At saka, kukuha tayo ng 2 slice ng ham. Pagkatapos, ito na, hihiwain natin ang mushroom. Mushroom po yung aking inuuna. Ito, yan. Pagkatapos nating hiwain, inix natin hiwain ang ating ham. Hindi po natin yan uubusin. Kukuha lang ako ng 2 slice na ham. Pagkatapos, durugin ko siya ng pino para maganda ang pagkaluto. Ayan. Next, hihiwain naman natin ng pino ang ating sili. Ayan, tapos na. At ito na lahat ang ating ingredients. Ayan. Nahiwa na ng pino ang ating mushroom at ang ating sili at ang ating ham. So, ready to cook. Ayan. Ayan na po lahat. So ngayon, mag-iinit na po ako ng kawali. Let's start! So painitin lang natin ang ating maliit na kawali. Kasi yun lang po ang meron kami. Ha? Maliit. Pag mainit na ang kawali, lagyan natin kunting mantika. So, ang gamit ko ay canola oil. Yun. So, kunti lang ang ilalagay natin. So, meron akong nahanda na 3 itlog. 3 lang muna. Kasi mamaya naman yung 3. Kaya, bali 6. So, lagyan natin ng kunting asin. Kunti lang ha. Kasi meron na yung templa ang ham. So, babatiin lang natin yung ating itlog. Para ilagay natin doon sa ating mantika na pinainit. So ngayon, ilagay ko na ang itlog sa mainit na mantika. Ayan. Hintayin lang natin. Ayan. Pagkatapos saan, saka natin ilalagay ang ating mga hiniwa na ingredients. So ngayon, makita nyo na ang result sa itlog. So pwede na siyang lagyan na bell pepper and mushroom. Ayan. Hindi ko na siya nilagyan ng cheese. Pero nasa inyo na din kung gusto niyo lagyan ng cheese. Pwede naman. So, pagkatapos niyo nang ilagay ang 3 ingredients, pwede niyo na siyang, ayan, pwede niyo na ituklop ang egg. Pagkatapos, babalik ka din. Hintayin lang na maluto. Baliktad din natin ulit para maluto yung nasa ilalim at luto din sa ibabaw. Ganun lang kabilis magluto ng egg omelet. Pero ito ay lutong bahay. Pang-almusal. Ayan, babaliktad din. Pag nabaliktad nyo na, so pwede nyo na siyang ilagay sa inyong lagyanan. Sa tapon o kung ano, o kaya sa plato. Pero, ang ginagawa ko, papatuluin ko muna siya sa
dun sa may tissue. At tapos pwede mo na siyang kunin kasi luto mo siya. At ngayon, magbabatik ulit ako ng tatlong itlog para naman sa next natin. So, pwede ko nang kunin ang ating ayan, okay na siya. Ang ating itlog, pwede natin ilipat siya sa lagyanan na may tissue. Ayan, ilagay natin ulit ang ating itlog. Huwag nyo na ang lagyan ng mantika kasi meron tayong mantika. Let's go.